Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel, ang RCO Marikina Vlogger. Pag-uusapan po natin ang isang in-demand na negosyo, ang networking business. Marami kasing nagsasuggest sa akin na mag-share daw ako about sa ganitong negosyo. So, yan, ang tanong nila rito, ang networking business ba ay isang scam? Tagal na ho akong nagjo-join sa networking business dahil sa magagandang presentation nila, may inganyo ka. Mula sa kanilang company profile hanggang sa kanilang mga product at sa kanilang mga benefits, sa kanilang mga bonuses. So, may enjoy at talagang magugustuhan mo at may excite ka pa na sumali agad. Kaya, bilang isang negosyante, pinag-aralan kong mabuti kung paano kikita ang isang networking business. So, sa dami na sinalihan ko, kumikita ako, hindi man ganun kalaki, pero hindi nagtatagal, nawawala rin yung business. Kaya nagtataka ko bakit. So magbibigay ako sa inyo, no, para masagot natin kung ito ba magandang pagkakitaan itong networking business. So sa isang negosyo, merong mga package na tinatawag. So para makapasok ka, ito ay tinatawag na may entry fee or membership fee. Yan ang kadalasan tinatawag dito. So of course, ang networking business ay kinukuhanan ito ng mga permit like sa SEC, sa Security Exchange Commission, sa DTI, sa FDA pagdating sa kanilang mga product. Of course, sa mga nasasakupan nilang lugar, kung anong city, kailangan nila ng business permit. So, lahat yan ay pinipresent yan sa kanilang magiging miyembro, magiging member ng kanilang networking business. Ito. Nang mapag-aralan ko kung paano nila ginagawa ang isang complan, ako'y naging isang speaker din sa ganitong networking business. So, gumawa rin ako ng sarili kong complan at chineg ko yung mga bawat complan nila. So, kung hindi ka mag-iisip, maniniwala ka na kumikita yung company at kumikita yung mga sumasali. Totoo naman, kumikita yung sumasali. Ewan ko lang kung kumikita yung company. Kasi ang nakikita kadalasan, yung pumapasok na pera sa isang company, sa isang negosyo, pero hindi nila nakikita yung lumalabas. Yan ang dapat natin pag-usapan. Ang isang entry fee, ay kadalasan mga foreigner o may mga ilang Pilipino na rin ang gumagawa nito. So, naniniwala sila na dapat yung entry fee nila o membership fee nila, yung mga package nila, dapat ang ending ng presyo is 9, 8. Ayaw nila ng 0. Minsan, merong sample. Kung sample lang ito, merong 4,999, 6,999. So, ito. Ibibigay ko sa inyo yung computation natin is ang package nila is 8,888 pesos. So, apat na 8. So, yun, dahil swerte daw yan. So, once na makapag-seminar ka na sa kanilang networking business at magustuhan mo, of course, syempre, sasali ka. So, kapag sumali ka, kailangan mong magbayad ng membership fee. At yung membership fee na yun is nagkakahalaga ng 8,888 pesos. So, isang account na yon. So, magkakaroon ka na ngayon ng dashboard. Ayan.
So, i-congrats ka nila. Congratulations! Welcome po sa ating networking business. Pwede ka na hong mag-start. So, maraming ang tawag dyan. Tatawagin kang director, so, etc. etc. Maraming tawag dyan kapag ka nare-reach mo. So, pag-uusapan lang natin, yung kikitain o yung papasok na pera sa company at sa isang networker na kagaya mo na ikukumpyutong ka na hanggang 10 level. So, ang kopla nito is binary. So, binary. So, meron tinatawag tayong direct referral. So, ang direct referral dito is kapag ka nakapagpasok ka o nakapag-invite ka ng isang mong downline, kikita ka kagad sa kanya ng 500 pesos. Ayan. So, kada ka makakapag-direct, direct ng direct, meron kang 500 pesos. Okay? So, kapag ka nag-match na yan, nagkaroon ka ng dalawang downline, may matching bonus. Dahil meron ka sa isa sa left, isa sa right, mas matutuwa ka dahil malaki yung kita. Oo. Bibigyan ka ng company ng 2,400. Ayan. So, magkano lahat yun? 500 plus 500? O 1,000 na yun, dalawa, plus 2,400? Ang laki, di ba? 3,400. Ano ang mga bagong company nagbibigay ho ng mga matataas na bonuses? So, bibigyan na kita kagad ng senaryo. Bibigyan ko na kayo kagad, ano? Let's say, ikaw na pinaka-head. Of course, siyempre, meron ka pang mga dinatnan doon. Meron ka mga upline kung tawagin. Ang ganda ng level. Na ikaw nag-start ka ng iyong business sa ganitong negosyo, nag-create ka ng mga tao. Nakapag-invite ka, nakating ka, nakabuo ka ng 56 na tao under your account. So, nasa ilalim. So, nilatag mo yan. Nagkaroon niya ng mga direct, nagkaroon ng mga binary yan. Sa 56 na yun, pag inilatag natin yon, perfect binary yan. So, hindi naman siya pyramiding kasi may mga produkto. So, yung produkto, wala nang ang value. So, entry fee pinag-usapan natin. Kasi sa larangan ho ng networking company o networking business, kailangan may mga product. Kahit na anong product yan, basta sa tingin nila nakakagaling. Bahala na kayo. So, kikitain po ng account mo. Pagka na-perfect mo yung 10 level, kikita ka ng 78,600. Di ba? So, ganun yung kalaki ang kita. Of course, syempre, uulitin lang yan nung pangalawang tao mo sa ilalim. Kung ikaw rin yon, dahil nga unlimited account yan, walang limit, kahit ilang account, hindi mo nga kamadahin eh. So, yan. So, yung second mo, kikita naman niya ng 75,800. Ayan. So, ano to ho ah? Yung perfect ng hanggang 10 level. So, 73,000 naman yung third level. Sa fourth level mo, kikita ka ng 70,200. Sa fifth level mo, 67,200. Sa 6, 64,200. Sa 7, 60,800. Sa 8, 57,400. Sa number 9 level mo na, 54,000. At sa 10 level mo, 50,600. Total po niyan, 651,800. Ayan. Ayan ang total ng kikitain mo sa 10 level. Okay? So ngayon, yung entry fee mo, yung 56 na tao na na-invite mo, i-times mo lang yan sa 8,888. Ang total niyan is 497,000.
728. Wala bang bonuses na malaki na ibibigay ng company pag na-reach mo yung ganito, ganyan, ganyan. So, ang pera na kinita mo, 651,800. I-minus mo yung pumasok na pera sa company, 497,728. So, nag-negative ng 154,072. So, yan. So, yun ang nawawala. So, ibig sabihin, wala pang bayad sa rental ng pwesto niya. Wala ka pa rin bayad sa kuryente, sa tubig, sa iyong mga staff. So, wala ka na rin pambili ng mga produkto. Paano nyo sasabihin kikita ang company? Yung tao, yung networker kumikita. Pero yung company, hindi kikita. So, yan. Dinirekta ko sa inyo yung kitaan kasi ito, hindi mo naman magagawa to ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Kaya medyo tumatagal ang company. Madalang ang nakakapag-perfect ng ganitong structure sa iyong binary. Pero kung mayaman ka at milyonaryo ka, hindi ka tatanggapin ng company dahil wala pang dalawang buwan, pwede na magsara yan. So, ganun ang networking business. So, kaya yung tanong na ang networking business ba ay scam, kayo na ang sumagot. Ayan. So, sa susunod na video ko na ilalabas ko ay pag-uusapan naman natin ang traditional business, yung mga maliliit na negosyo. Okay? So, ayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.